hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagpapakumbaba. Yan laging tatandaan nyo. So, good morning sa inyo mga kapatid! Welcome back! Panibagong video na naman tayo, no? Ngayon, pag-usapan natin yung mga bagay na marerekomenda ko upang maging safe yung pagbabiyahe nyo. Ayan! Pwede na! So, unang-una, stay calm. Huwag kang padalos-dalos. Pag may nakaaway ka sa daan, huwag mong papatulan. Kahit sabihin mong hindi mo siya mali, kahit sabihin mo pang mali nung nakakatalo mo, hayaan mo. Tandaan nyo, pag naipag-away kayo, kahit anong klaseng dahilan pa yan, kahit nasa tama ka pa, huwag. Bakit? Hindiin. Ikaw lang din ang maagrabyado. Bakit? Paano kung may pasok ka, maliliit ka kasi ay pagtalo ka pa? Dami pa ni trabaho mo. Ano pa? Paano kung may brilyang katalo mo, binaril ka? Kawawa naman yung pamilyang maiiwan mo. Na araw-araw ka nilang hinihintay na makauwi sa bahay at makasama, magtawanan, magkwentuhan. Pero ang bibigay mo sa kanila ay pighati at luha pag nawala ka. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagpapakumbaba. Yan laging tatandaan nyo. So, lagi maging kalmante. Ayan, yan ang tip number one. So, tip number two. Laging magsuot ng helmet. Ayan ah. Tip number two, laging magsuot ng helmet. Malayo man, malapit, mag-helmet. Hindi ka nag-helmet para sa batas. Nag-helmet ka para ligtas ka. No? Yun, kahit man lang madagdagan yung chance mong mabuhay pag nadisgrasya ka, gawin mo na. Hindi ko sinasabing pag naka-helmet ka, hindi ka na mamamatay, no. Ang ibig ko lang sabihin, pag nagsuot ka ng helmet, madadagdagan yung chance mo mag-survive. No? Pero hindi yan guarantee. No? Pero magdadagdag yun yung chance mo na mag-survive. Huwag nating ugaliing nagmamaneho ng walang helmet, mga kapatid. Lagi yung tatandaan, mas masayang umuwi na makikita ka ng pamilya mong nakangiti kaysa umuwi ka nang wala ng buhay. Kawawa sila. Ayan. Ayan ang tip number two. A few moments later. So ayan, let's move to tip number three. Tip number three ay use your side mirror plus shoulder check. So, dalawa yun guys, no? Dalawa yun. Una, check your side mirror. Pangalawa, shoulder check. So, paano ba yun? So, kung overtake ka, ganito ang gawin mo. Una, syempre, signal light kung saan ka paliko. Pangalawa is, tumingin ka na sa side mirror. Pagkatapos is, shoulder check. Kasi guys, ang side mirror, may mga pwestong hindi yan nakikita. Especially man sa gilid mo. Ang kadalasang may kita mo lang sa side mirror is yung nasa likod. So for you to be more safe, after you check your side mirror, have a quick check on your shoulder. On your shoulder. No? Ayan. So ulit, signal light, check the side mirror, shoulder check.
Ganyan. Ganun ang tamang pag-ano, guys, no? So, yan. Let's move to the tip number 4. Tip number 4 is always check your motorcycle. When we say check your motorcycle, may sapat bang gasolina to? Ayon, na-maintenance mo na ba? Na-change oil? Ganon. Yung gulong mo ba is tama ang hangin? Yan. Yung mga basic ba? Kahit hindi ka mekaniko, yung alam mo na siya. Ayon, check mo yung gas mo. Check mo kung may palya ba. Yung brake mo, yung hangin ng gulong. Always check those bago kayo magbiyahe, no? Para make sure na nasa condition ng motor. Kasi mahirap pag bigla kang nasiraan sa gitna ng daan. Ayan. A few moments later. Next one is make yourself visible. Anong ibig sabihin mo na make yourself visible? For example, andyan, ganyan. Nagbabiyahe ka, let's say traffic, no? Advantage ang actually ang mga motor sa traffic kasi makakasingit ka, no? Pero hindi ibig sabihin nun is aware yung mga sasakyan sa harap mo, naliliko ka or sisingit ka. So for you to be safe is make sure na yung position mo is dun sa position na nakikita ng side mirror, huwag sa gitna ng sasakyan, no? Pumesto ka sa ano ng side mirror. Eh, tulad yan, makikita ko sa inyo. Dalawa yung option mo, pwede ka dito. Ayan o, ganyan, kitang-kita, ayan, diretso. Nakikita ka tayo yan. Or pwede ka rin dito, pero dito hindi ko to masyadong advisable, no? Bakit? Hindi naman madalas tumitingin dyan yung driver, eh. Kadalasang oras lang natitingin yan sa kanang side mirror is pagliliko, no? Kaya kung mag-overtake kayo, mag-lane filtering kayo, dapat dito ang pwesto nyo. Ayan, para aware yung driver. Ayan yung isa. Pangalawa, gumamit ng busina. Bumusina ka bago ka lumiko, no? Bago mo kainin yung daan niya, bumusina ka na para aware siya na may motor o sasakyan sa gilid niya. So, ayun, no? Yun ang isang tip. Huwag kayo dito sa gitna. Kasi ayan, tulad yan, kita ba ako ng driver? Most likely hindi. Kahit sabi mong may rear mirror siya, may hirapan pa rin siyang matanaw. Especially, ayun, tinted yung ano niya. May hirapan siyang matanaw. Pero pag nandito ako sa kabila, ayan, kitang-kita niya na ako. Diba? Yan ang tamang pagpwesto ng motor. So, ano pa? Next, and I would say the last recommendation for you to be a lot safer, no, pag nagbabiyahe ka, is expand your knowledge. Ano ibig mo sabihin na expand your knowledge? Expand your knowledge in a way na kahit alam mo na yung isang bagay, try mo pa rin pag-aralan. Malay mo may dumagdag sa pagkakaintindi mo ng pagmamaneho. So, paano yon? So, I have two recommendation, no? Attend seminar. Driving seminar. Ayan. Attend driving seminar for you to be aware ano yung mga may tuturo nilang maaari mong magamit. Normally, LTO, mga ganyan, LTO, tas meron din mga non-government organization na nag-offer yan, like group, no, Riders Club. Tulad ko, I'm actually a member of Ride Guardians. So, bago ka maging member ng Ride Guardians, you need to attend seminar and training. Ayun, dagdag kaalaman din yon. Ano pa? Nanonood din ako ng YouTube. Sa YouTube, no? Nanonood ako ng mga videos about safety riding, etc., etc. Yon. Para at least, kung kahit sabi mo alam mo na, eh paano kung may bagay doon na hindi mo pa alam? At least nadagdagan yung kaalaman mo, no? Ayan. Yan yung another kong tip. Expand your knowledge. So, for now, that's all. Yun na lang muna ang ating ma-share. Let's see what are the things that I can share sa mga susunod na video. And please do not forget to hit like and share this video.
At huwag na huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. So once again, thank you. Peace. Bye.